Bruce Eric Bowen Jr., kilala bilang isa sa mga pinakakinatatakutang perimeter lockdown defenders sa kasaysayan ng NBA. 3-time NBA champion at 5-time NBA All-Defensive First Team, 3 beses naman bilang All-Defensive Second Team. Ipinanganak sa Merced, California sa murang edad, na exposed na sa hirap ng buhay, nagbenta ng dyaryo para merong maibigay sa ama, kaya lang ang kanyang ama ay laging lulong sa alak. Kaya pinalaki siya ng kanyang uncle at halos inubos ang oras niya sa paglalaro ng basketball hanggang sa naging star sa local West Fresno Edison High School. College naman, 4 taon sa Cal State Fullerton, pinangalanan siyang All Big West Conference First Team. Pang-12 siya sa Titans sa all-time list in career points at pang-7 sa rebounds. Isa na namang patunay na mamaw sa school ang mga NBA players kahit na support lang sa pro. Matapos ang 4-year college, naging eligible si Bowen para sa 1993 NBA draft, pero hindi siya kinuha ng kahit anong team. Dahil hindi siya na-draft, naisipan ni Bowen na maging journeyman athlete, kaya siya'y naglaro professionally para sa 5 French teams mula 1993 hanggang 1997. Pero sa wakas, heto na ang NBA. Pumirma si Bowen ng 10-day contract para maging miyembro ng Miami Heat noong March 1997 at nakapaglaro ng 1 minuto kada laro. Not good. Barya-barya lang ang playing time niya noon. Sa 1997-1998 NBA season, naging miyembro ng Boston Celtics si Bowen at unti-unting nag-adjust para sa NBA. Sa unang taon niya, naglaro siya ng 61 games. Heto na't naaamoy na niya ang stability ng kanyang career. Pero sa sumunod na taon, dismayado si Bowen pagkat nakapaglaro lamang siya ng 30 games at nag-average ng 2.3 points. Para sa 16.5 minutes per game, nag-improve pero mababa pa rin yun. Pumirma naman siya para sa 76ers, na-trade sa Bulls at winave kaagad. Pero buti na lang ay sinalo siya ulit ng Miami Heat noong 1999-2000 NBA season. Sa sumunod na season ay niretain siya ng Miami Heat. Sa parehong season, nakikilala na lalo si Bruce Bowen. Halos dumoble ang minutes. Pati ang stats, dito na siya nakilala bilang isang defensive stopper. Simula 2001, naging miyembro ng championship caliber team na San Antonio Spurs si Bruce Bowen, kung saan sa wakas siya ay naging starter. Inuulit ko, starter from 10-day contract to starter. Nagbubunga na ang kanyang pagpupursige. Heto na ang Bruce Bowen na pamilyar sa atin. Pero hindi lahat ng alaala natin kay Bruce ay kaaya-aya. Sa parehong season din na makuha siya ng Spurs, siya ay na-fine ng $7,500 dahil sa kanyang flying kick sa muka ni Wally Szczerbiak, the infamous flying kick by Bruce Lee by Bruce Bowen. Pero makakayanan naman niya ang fine. Sa edad na 31, nakuha ng dating journeyman ang kanyang unang championship at lalong nagiging solid ang kanyang reputasyon bilang isa sa mga pinakamagaling na perimeter defenders sa NBA. Noong 2005, tinalo nila ang Pistons. Noong 2007 naman, naging malaking ambag na naman si Bowen sa depensa. Tinalo nila ang Suns at muling naging NBA champions ang Spurs. Naglaro pa si Bowen para sa San Antonio Spurs hanggang sa 2009 bago siya ma-trade sa Bucks. Nakapag-Bucks pa pala si Uncle Bruce. Pero nirelease din siya kaagad at siya'y nagretiro na noong September 3, 2009. Hindi magtatagal ay niretiro ng Spurs ang kanyang jersey na tama lang naman, diba? Pero sa permiso ni Bowen ay ipinagamit ulit ang kanyang number para kay LaMarcus Aldridge noong 2015. Sa kasalukuyan ay kakatanggap lang kay Bruce Bowen bilang head coach ng TMI Episcopal, isang school sa far northwest side ng San Antonio. Pero teka, konting quiz lang, hindi lang pala si Wally Szczerbiak ang na-flying kick ni Bruce Lee, ni Bruce Bowen. Kilala nyo ba to? Comment down mga plok, isa pa ito sa mga biktima ni Uncle Bruce. Jump, 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 balero.